Mabuhay at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Mari Carica Humerta at nagre-review ako ng mga earning application na nagkalat ngayon sa social media. Sa video na ito, ipinapakita ko kung ang apps ba na ginagamit nyo ay nagbabayad o hindi. And if you're new to my channel, please click the subscribe button and like this video. You can also give a comment and share this video to your social media account. And don't forget to hit the notification bell for you to be able to notify to my next video. And again, have a great day! Mahalagang paalala, ito ang mga signs na dapat yung tandaan. 7 signs that earning app is not paying. Number 1, large amount of money to withdraw. Example, $50 to $10,000 and more, or 50,000 pesos to 1 million pesos and more. Number 2, gadgets giveaways that can win while collecting puzzles. Number 3, under early access application. Number 4, made by Unity. And number 5, focus on ads are forcing you to watch lots of advertisement to withdraw or collect your money or payment. Number 6, via purchase. Number 7, false ads who advertise the game or app. Why fake earning app requires us to watch lots of ads? Because the more we watch, the more they get paid. The ads that we are watching is the one who pays the developer or creator who create the app or game that we are using. The developer who make fake game or apps intention is to use us to make profit to their apps by requiring us to watch many ads on their game. Hey guys, welcome back again to my YouTube channel and I'm back again with another reviews. And for today, i-review po pala natin tong 2048 Merge Money Earn Cash. At ito po yung kanyang logo. Available po pala ito sa Google Play Store para sa mga Android user. Meron na po pala itong 10,000 download, 4.7 stars and 500 reviews. Nakapublic naman po yung feedback kaya maaari nyo pong basahin yung feedback ng ibang user na nakagamit na po nitong game na to para malaman nyo po kung sila po ba'y nabayaran nitong game na to or hindi. So, click lamang po natin yan, then titingnan na natin kung anong gagawin natin dito. At made with Unity po pala itong game na ito. Dito na po tayo sa game, click lang natin yung accept. Ayan, tapos meron na agad-agad tayong $200, click natin yung save in wallet. Ayan, punta po tayo dito sa tinuturo niyan, cash out in 24 hours. So, sa PayPal, ano yung amount na maaari nating ma-withdraw? Redeem. Value can't be empty kasi $500 yung kailangan nating ipunin dito. Sa PayPal po pala tayo maaari makapag-cash out. Ayan. Meron din po sila ditong pag-giveaways kung saan maaari tayong manalo ng mga cellphone and iba pang gadgets. Ang gagawin nyo lang as usual, mag-iipon lang po kayo ng puzzles at saan nyo po makukuha yung mga puzzles na yan para ma-redeem nyo yan or makuha nyo yung mga in-offer nila na gadgets. Dito po kayo mag- ng puzzles makakakuha. Kumbaga, spin nyo to and yung mga kapalit ng yan, every spin po nyan ay kailangan nyo manood ng mga advertisement. So, ang gagawin nyo lang po dito, so ituturo ko lang muna, ayan. Tapat-tapat nyo lang siya sa kaparehas nyo na ayan o. Ganyan lamang po kadali. Tapos, nag-merge po sila, ayan. Ganyan po. Then, tagal naman may lumabas na pera. Tapos ngayon, kapag i-claim na po natin yan, so click lang natin yung, so sabi ko na nga ba, $500 yung kailangan natin i-reach dito sa application na ito. Kapag clinic nyo po yung, kasi kung, tawag doon, kung gusto nyo mapabilis yung pag-withdraw ninyo, pwede nyo siyang matimes. Kaya lang nga, ang kapalit niyan ay kailangan nyo manood ng advertisement. So, ayan na naman yung babaeng nakakairita na nag-advertise ng mga fake games. So, hintayin lang natin matapos yan. So, ayan guys, hindi naman po siya na times. Ganun pa rin naman, $217.64. Ngayon, gagawin lang natin yan. Lalaruin mo lang yan. Tapos, manonood ka ng mga advertisement na kinakailangan nga para nga mas mapabilis yung pag-withdraw nyo ng pera. Ngayon, dahil nga may mga advertisement yan, dahil nga dyan po kumikita yung developer ng game na to, yun po yung profit nila kung bakit sila gumagawa ng mga ganitong game kasi nga kumikita sila sa pamamagitan ng panonood ng advertisement ng mga
gumagamit ng game nila. So ito po yung real catch nitong game na to. Hanggang sa malapit nyo nang ma-reach yung $500, paliit na po ng paliit yung amount na binibigay nila, kasi nga every time na may i-claim natin yon ay kailangan po natin manood ng mga advertisement. Ngayon kapag nakompleto na po natin yung $500 at kinash out na po natin, makakash out naman po natin siya, kaya lamang po ay ayun na nga. So, kaya lang, hindi ko na nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Magiging under review po pala or magiging payment pending yung ating kinash out, kasi yung tawag doon, may task pa po na ipagagawa sa atin yung developer or creator nitong game. Kung saan yung task na gagawin natin, manonood pa po tayo ng mas madaming advertisement para daw ma-activate yung order. So yung mga advertisement po na yan, wala po tayong mapapakinabangan dyan. Ang makikinabang lamang nga po dyan ay yung developer or creator ng game, kasi nagpo-profit po sila o dyan sila kumikita, yung mga gumawa ng game na ito, dun sa mga advertisement. Kaya mapapansin nyo sa mga not paying application or sa mga fake application, medyo greedy sila pagdating sa advertisement, kasi ang ginagawa nila, nire-require nila or palagi nagpa-pop up na advertisement, kasi nga dun sila kumikita. Ngayon, okay lang naman kung manood tayo ng madaming advertisement, kasi nga ang laki ng pera na i-offer nila sa atin. Kaya give and take ang mangyayari. Kikita sila dahil sa mga advertisement na pinapanood natin, at kikita naman tayo sa in-offer nila na pera. Pero ayun na nga, ang makikinabang lang niyan, lahat-lahat, ay yung developer or creator nitong game. Kasi sa mga not paying application, talagang pinaporsa po nila yung mga user nila na manood na mga advertisement, kasi nga doon po sila kumikita. Tayo naman, okay lang naman kung manood tayo ng advertisement as long as mababayaran talaga tayo. Pero yung katotohanan nga doon, wala talaga tayo mapapakinabangan ni piso dito sa application na to. Kaya may mga pag-giveaways din po pala sila dyan ng mga gadgets, kasi nga pandagdag pain or clickbait lamang po yan sa mga user na mapapadaan or makakapanood ng nag-advertise nitong game. Kasi may advertisement po pala itong game na ito, yung nag-advertise nitong mismong literal na game na ito. So, ayun. Kaya nilalakihan nila yung offer para nga, diba? So, mas madami yung mag-download at mas madami yung gumamit at mas madami silang maloko. Ito pong application na to, kahit i-reach pa po natin yung $500, wala rin po tayong mapapakinabangan dito. So, ayun na nga. More on advertisement itong game na to, kasi nga doon sila kumikita, yung developer or creator ng game. And ayun, dito ko na tinatapos tong video na to, and thank you for watching.